Narinig mo na ba yung anak ni Gloria, si Vicky? Di ba dapat naka-arrange marriage yun kay Raul? Oo, Mars! Di ba? Nagpaplano pa sila ng kasal? Narinig ko nga, 1 million daw ang budget ah! Ito na nga, madaling araw nagsisigawan yung dalawa. Tapos itong mga nani nakisawsaw pa. Edi, umalis na si Gaon. Pati nanay niya na damay. Ayan, mawawala na talagang kasal na magaganap. Ng asawa mo. Hanggang ngayon hindi mo pa rin para alam sa sarili mo na manhid ka. Yung pamilya ko nyo. Pakinggan mo muna ako. Pakinggan mo. Ano? Ha? Yung magsama ba natin masaya? Di ba noon pa lang? Gawa mo nga. Hindi na tayo magkasundo. Kasi ngayon problema natin. Hindi natin pinag-uusapan. Kasi makasarili ka. Dapat ba talagang humantong sa ganito ang mag-asawa? Ano ba ang sinasabi ng simbahan tungkol sa pagpapakasal? In the eyes of the Catholic Church, covenant is a solemn, binding arrangement between two parties at nangangailangan ito ng iba't ibang mga responsibilidad, benepisyo at parusa na nakadepende sa particular covenant na pinag-aaralan. Marriage is a covenant and not simply a contract. Sa covenant, ang dalawang panig ay masasama-sama upang bumuo ng isang permanenteng relasyon na kung saan pinatitibay at pinalalakas ito ng mga pangako ng mag-asawa. Kakibat ng covenant ang pagmamahalan at pagsasakripisyo na hango sa mga kataga, I am yours and you are mine. Samantala, sa contract naman ay sumasalimin sa pansagiling interes. This is yours and this is mine. May palitan ng pagmamayari sa contract na nagaganap. Ngunit ikibahagi ng mag-asawa sa isa't isa naman ang covenant. Ayon sa Catechism of the Catholic Church, ang marriage covenant kung saan ang isang lalaki at babae ay nagsasama upang bumuo ng isang intimate na communion ng buhay at pag-ibig ay itinakda at inendo ng Diyos with its own special laws. By its very nature, iniuutos ito para sa kabutihan ng mag-asawa, pati na rin sa mga susunod na henerasyon ng kanilang mga anak. Si Christ the Lord ang nagtayo ng marriage sa pamamagitan ng mga sumasailalim ng sakramento ng binyag. Ayon naman sa Catechism for Filipino Catholics ng CBCP, ang marriage ay isang unique sakramenta, ang external sign ay ang pagmamahalan ng mag-asawa kumpara sa ibang sakramento kumagamit ng wine, bread, at iba pa. At kung i-compare natin sa lahat ng uri ng human love relationship, walang makatatalo sa lifelong commitment at conjugal intimacy ng mag-asawa. Ang Bible ay nag-reveal na ang kasal bilang isang natural covenant ng pag-ibig ay isang simbolo ng absolute at unfailing love ng Diyos na may gawa. Dahil ang tao ay nilikha ng Diyos gamit ng kanyang pagmamahal, tayo rin ay kanyang tinawag na magmahal katulad ng kanyang pagmamahal sa atin. Pero sa panahon ngayon, na maraming manluloko at maraming mangiiwan, makakayanan mo pa rin kayang magmahal? Ayon sa Familiaris Consortium at Amoris Laetitia, ang marriage ay isang salitang nabubuhay at nagpatibay ng salita kung saan ang man at woman ay nag-i-express ng kanilang conjugal love. Ang kanilang bond ng pagmamahalan ay naging image ng covenant na nag-unite sa Diyos at sa tao. Ang marriage at ang family ay niredeem ni Kristo at ibinlik sa imahe ng Holy Trinity, ang mystery from which all true love flows. Sa pamamagitan ng kanyang simbahan, si Kristo ang nagbebestow sa marriage at sa pamilya ng grace na kinakailangan upang masaksihan ang pagmamahal ng Diyos at para sa buhay ang life of communion. Ang lalim pala ng ibig sabihin ng pagpapakasal, no? Sinabi mo pa, kaya alagaan mabuti ang asawa mo, ha? Sa'yo pa talaga nang galing yan, ha? Ikaw yung atong palaging nag-aaway. Ha? Simula ngayon, love will always reveals na kami.